Nais ko lang pong batiin ang ating kapatid na habang nakikinig po ako sa kanyang pagbabahagi, alam mo mahal na kapatid, mapalad ka. Kung sa panaginip, nalampasan mo lahat ito, nakatawid ka, ano pa kaya sa totoong buhay? Kaya magtiwala, manalig, manampalataya, kumapit ka sa Panginoon, malalampasan mo lahat siya. Purihin ang Ama. Napakasarap pong sa tuwi na pasalamatan natin ang ating Ama. Ano man ang makamta natin sa buhay, pagsubok man yan, karamdaman man yan, o ano man yan, marapat lang na ito'y ating pasalamatan sa ating Panginoon. Sapagkat sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, doon natin siya higit na madarama na Diyos na buhay siyang.
Pangunahin natin ang Ama. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Kung napakinggan niyo po, pinagnilayan niyo yung bawat lyrics ng awitin na talagang kung paano kumilos ang Diyos, ang ating pasasalamat sa Kanya ay muling ibalik, mabuti man ang pinagdaraanan natin, or nabigo ka ba? Nalugmo ka ba? Huwag kang mawala ng pag-asa, may Diyos sa buhay, sa iyo'y mag-aahon. Kaya po, muli po ikakitatawag ng isang magbabahagi. Tinatawagan ko po ang aking mahal na kapatid na si Tita Beth. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, aming dakilang Ama, taos puso ako nagpapasalamat sa iyo na muli ay tinawagan mo ako upang ipahayag ko sa mga anak mo na tinipon mo at inakay sa banal na lugar na ito ang bawat kahiwagaang ginagawa mo sa bawat isa sa amin bilang mga anak mo. Nawa po, aming dakilang Ama, magampanan ko ang atas na ibinigay ninyo sa akin sa araw na ito, makapagbigay ng inspirasyon at higit kayong makilala bilang Diyos na buhay na lumikha sa bawat isa sa amin. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa isa pang pagkakataon na ibinigay sa akin upang ako'y makatindig sa harapan ninyo. Sadyang napakadakila po ng ating Panginoon. Kung ating pong pagninilayan ang ating buhay mula sa pagmulat ng ating mga mata hanggang tayo'y makatulog at muling mamulat ang ating mga mata, walang hanggang biyaya at pagpapala ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Napakalaking biyaya po sa ating Panginoon ang panibagong buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa bawat araw. Akala niyo po ay marami tayong pinagdadaan ng pagdurusa sa buhay natin, pag umuulan, nasisindak tayo, pag may bagyo, nagugulumihanan tayo, mapalad pa rin po tayong mga nandirito. Alam niyo po, sa bansang Singapore, napakalaki po ng kanilang problema sa ngayon kung kayo po'y nakikinig ng mga balita, sapagkat ang Singapore po ngayon ay balot na balot ng tinatawag na smog o yung mga usok o yung haze nilang tinatawag, sanhi ng pagsisiga o pagpapaapoy sa kabundukan ng Indonesia, kaya po yung smog na ito, yung usok na ito, ay nakaapekto sa bansang Singapore, kaya hindi po sila nakakalabas ng bahay. Ang usok po ay bumabalot sa kanilang kalupaan na hanggang kanina pong alas 11, ang level na po sa tinatawag nilang panukat na PSI ay 400 na. Samantalang ang normal ay nasa 30 to 80 lang po yata. Kaya po ang mga tao doon ay binigyan po ng advisory na huwag munang lalabas ng bahay sapagkat ang kanilang nasisinghot na hangin ay may lason. Kaya dapat po silang mag-mask upang hindi sila makalanghap ng hangin. Tayo po,
Sa kaunti lamang pong mga kaganapan sa ating buhay, tayo po ay nag-aalala. Marami po tayo mga takot sa ating buhay. Kaya nga po nag-uusap po kami ni Mother sapagkat ang anak niya ay nanduroon. Ang sabi nga po niya, sa pagtitiwala niya sa Panginoon, ang sabi po kasi nung pinaka-weather forecaster nila, katulad po ng pag-asa sa atin, tatagal daw po iyon ng kung ilang linggo pa. Ang sabi po ni Mother, tulungan daw po nating magdasal ang mga kababayan nating nandoon at ang bansang Singapore sa partikular na sa pamamagitan lamang ng malakas na ulan, sasabog ang usok at papawiin sa kanilang kapaligiran. Mga kapatid, sa ganitong mga pagsubok sa ating buhay, huwag po tayong matataranta. Sapagkat may Diyos po tayo na walang imposibleng magawa niya ang mga imposible sa tao, sa kanya po ay posibleng posible. Kaya hindi po tayo dapat mabalisa. Hindi po tayo dapat mataranta. May bukol ka ba? Relax ka lang. Pumanatag ka. Pumayapa ka. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ang bundok kaya kong tibagin, ang dagat kaya kong hatiin, ang lupa kaya kong bitakin, ang bukol pa kaya sa iyong katawan ang hindi ko kayang durugin? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ano po ang nararapat sa atin? Paniniwala at pagtitiwala na may magagawa ang Panginoon sa ating buhay. Sinabi ba ng doktor na 3 buwan ka na lang mabubuhay? Huwag kang maniwala, sapagkat sino sila para magtaning sila ng buhay? Wala makapagtataning sa buhay ng tao, kundi ang Diyos lamang. Sabi nga po ng mensahe ng Banal na Espiritu, 3 petsa yung nakatala sa kamay ng ating Panginoon. Una, yung petsa ng ikaw ay isilang. Pangalawa, yung petsa. Dalawa pala, yung petsa ng iyong kamatayan. Walang ibang nakababatid niyan, kundi ang Diyos lamang. Kaya kung ikaw ay tinaningan ng doktor, na isang tao rin katulad natin, huwag kang malumbay. Huwag mong isipin na katapusan na ng mundo para sa'yo. May Diyos na mag-e-extend ng buhay mo. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Narinig ko po ito sa pahayag ng ating kapatid na Gloria. Ang Diyos daw po ay nadadalanginan natin, naihinga natin ng awa at habag upang pahabain pa ang ating buhay. Kaya pag hindi mo patakda at ikaw ay nananalig sa Ama, manalig ka, ikaw ay bibigyan pa niya ng mahabang buhay. Katulad po ng nangyari kay Ezekias, yun po yung pinagnilayan namin noong nakaraang vigil namin. Hindi po ba siya sa pamamagitan ni Propeta Isaias ay sinabihan na 15 taon na lamang na mabubuhay? At nang ito yung ipahayag sa kanya ni Propeta Isaias, ano po ang ginawa ni Ezekias? Nanalangin po siya, pumarap sa pader at siya po'y nanaghoy sa Panginoon. Alam niyo po kung anong ginawa ng Panginoon? Narinig ang kanyang panalangin na mula sa kanyang puso at kaisipan. Kaya muling inutusan si Isaias at pinasabi kay Ezekias na siya ay bibigyan pa ng 15 taon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Ganun po pala, pag po pala tayo ay may mga problema, hindi po pala masama ang umiyak sa Panginoon. Umiyak po tayo sa Kanya na nanggagaling sa ating puso at kalooban. Manalangin tayo ng mataimtim sa Kanya, papakinggan po pala niya ang ating panalangin. Hambing daw po ng umiyak ang ating Panginoon sa hardin ng Getsemanya, hindi po ba't ang Panginoon ay umiyak din habang siya'y nananalangin? Sapagkat batid po ng ating Panginoong Hesukristo na pagka marubdob ang ating pagdulog sa Ama, pakikinggan po tayo ng ating dakilang Ama. Kaya mga kapatid, kung mayroon tayong mga mabibigat na pasanin sa ating buhay, yan po pala ang isa sa mga tip na ibinigay sa atin ng Banal na Kasulatan. Manalangin tayo ng mataimtim, humingi tayo ng awa at habag sa ating Panginoon, at ang ating pong pagdulog sa Kanya ay Kanyang pakikinggan. Bakit po kung magkamisa na hindi tayo pinakikinggan ng ating Panginoon? Sapagkat baka meron pa pong daladala yung ating puso. Meron po kasi siyang requirement sa pagdulog. Ang sabi po ng Panginoon, kung dudulog kayo sa akin, linisin niyo muna ang inyong sarili. Dapat po, pag tayo dumulog sa Kanya, malinis ang ating puso at kaisipan. Hindi po tayo pakikinggan ng ating Panginoon kung habang tayo dumudulog sa Kanya,
ang iniisip natin, baka maputulan ako ng kuryente, mamaya ang deadline, wala akong pambayad. Hindi po. Ang nais po ng Panginoon, pag dumulog tayo sa Kanya, ibigay natin ng 100% ang ating sarili. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kung minsan po, kaya hindi po tayo pinakikinggan, ang ating pong pagdulog, meron pong kagulumihanan yung ating puso at damdamin. Subukan niyo po yung sinabi ko po sa inyo na pag dumulog tayo sa Kanya, nakatuon ang ating puso at damdamin sa ating Panginoon at umasa po tayo, basta po makabubuti sa atin, 100% ang panalangin po natin ay Kanyang pakikinggan. Ang hirap po kasi sa tao, patawad po, ang Panginoon po, ginagawa po natin parang wishing well. Alam niyo po ba yung wishing well? Meron po nito sa sa Italy po yata iyon na mayroong isang balon na pag naghulog ka ng coin, sabihin mo yung wish mo, at yung wish mo, ang sabi nila, matutupad. Kaya nga po may kanta yung, natatandaan niyo po ba, yung mga may edad na, yung 3 coins in the fountain, na pag daw nag-drop ka ng coins doon, yun daw wish mo ay matutupad, bibigyan daw ng tayo ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ganun po tayong mga tao. Pag tayo dumulog sa Panginoon, ano po yung laman ng panalangin natin? Bigyan mo ko nito, pahingi nito, sana po magkaroon ako nito. Hindi po. Natutunan ko po sa banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng Kanyang mensahe, pag daw po tayo nananalangin, nagbigay po kasi ng pattern ang Panginoon kung paano tayo manalangin. Para po, gusto po kasi ng Panginoon natin yung organisado . Yung po bang hindi po yung panalangin palikwad-likwad, pasundot-sundot. Ito po yung tip na ituturo ko sa inyo pag kayo'y nanalangin. Gusto niyo po bang marinig? Ito po. Pag po kayo nanalangin, unahin niyo po muna yung magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ang dami po nating ipagpapasalamat sa Panginoon, di po ba? Magpasalamat muna tayo at magpuri sa Kanya. Tandaan niyo po yan, ha? Magpuri muna at magpasalamat. Hindi po yung pagluhod mo, Diyos ko po, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganito, sana po ay ganito, sana po ay ganire. Hindi po ganon. Magpuri muna at magpasalamat. Pangalawa, matapos kayong magpuri at magpasalamat, humingi muna kayo ng kapatawaran sa inyong mga nagawang kasalanan. Para po yung inyong panalangin ay Kanyang pakinggan. Yung po yung way para po tayo ay makapaglinis. Ang pangatlong parte po ng panalangin, yung tinatawag na petisyon o paghingi ng awa at habag sa ating Panginoon. Subukan po ninyo, pag po organize yung prayer natin, ayon po sa pattern na ibinigay, napakalaki na po ng tsansa na ang panalangin po natin ay Kanyang pakikinggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, nawa po mga kapatid, ito pong binahagi ko sa inyo, ay magbigay sa inyo ng tip kung paano ba tayo makikipagniig sa Panginoon. Paano ba tayo makikipagrelasyon sa Panginoon? Paano po ba tayo makikipagrelasyon sa Panginoon? Kayo po, sa bilang tao, paano po lumalalim yung relasyon ninyo sa inyong kapwa-tao? Hindi po ba't paglagi ninyong kausap? Halimbawa ako, hindi nyo naman ako masyadong kilala. Pero, subalit, kung halimbawa at lagi po tayong nagkakausap, yung pong relasyon nating dalawa ay lumalalim. Ibig pong sabihin, ganun din po sa Panginoon. Gusto nyo bang lumalim ang inyong relasyon sa Panginoon? Mag-usap kayong madalas. Paano po kayo makikipag-usap sa Kanya? Sa pamamagitan ng panalangin. So the more you pray, nas nadidipen yung relationship ninyo ng Panginoon. Ang problema po sa atin ay ganito. Sa 24 oras na ibinigay sa atin ng Panginoon, ilang oras ang ibinibigay natin sa Kanya? Sino ang nakapagbibigay ng isang oras? Taas po ang kamay. Ang oras na ibibigay ko kay God, very proud na sinabi, isang oras. Wala. Dalawang oras. Wala pa rin. Tatlong oras. Lalong wala pa rin. Gano'ng katagal? 10 minuto? 20 minutos? 30 minutos? Pag minuto lang po ang oras na binibigay niyo sa Panginoon, paano po kayo magkakaroon ng malalim na relasyon?
Dapat po ay mas mahaba yung oras na binibigay natin sa ating Panginoon. Kaya po dito sa dambanang ito, ano po ang itinuro sa amin ng banal na Espiritu na oras sa pananalangin? Manalangin daw po ng alas 12 ng tanghali. Amen? Tandaan niyo po, ah. Alas 12 ng tanghali. Yan po yung atas ng banal na Espiritu sa bawat nakikinig ng mensahe niya na ibinahagi sa aming mga alagad. Alas 12 ng tanghaling tapat. Sumunod, alas 3 ng hapon. Tanungin niyo po si Tita Dory. Yun daw pong alas 3 ng hapon, napaka-ideal time for prayer. Bakit po? Yan daw po yung tinatawag na hour of mercy. Oras ng awa at habag, yung alas 3 ng hapon. Palakpakan nga po natin ng divine mercy. Kaya po, meron po tayong 3 o'clock prayer hindi po ba? Pumanaw kay Jesus, subalit ang yung ganon, di ba? At natutuwa nga po ako kasi pati ang telebisyon nakikiisa sa atin. Channel 2 particularly. Ang channel 2 po, pagdating po ng alas 3, ang mga programa stop at ang dinadasal yung panalangin sa ikatlo ng hapon. So dalawa na po yung oras na binigay ko sa inyo. Ano-ano po yun? Review. Tanghalin tapat. Alas 3 ng hapon. Pangatlong oras, alas 6 ng gabi. Nung araw po kaming mga bata na susunod po namin yan, yung tinatawag na orasyon, na kahit nasaan ka, naglalaro ka, kailangan pag alas 6, uuwi ka, magdarasal kayong pamilya para sa orasyon. Tatlo na po yun, ha? Uulitin po ulit ito ng alas 12 ng hating gabi. Alas 3 ng madaling araw at alas 6 ulit ng umaga. So in other words, 12, 3, 6. Sa araw at sa gabi. Napaka-bait po ng ating Panginoon. Lalo na daw po yung panalangin sa alas 12 at alas 3. Napaka-effective. Ayan po, tanungin niyo po sila, Mother. Si Mother po, yun po yung oras ng kanyang pagdulog. Kaya sabihin po niya sa amin kinabukasan, Mami, napuyat ako kasi ang tagal kong dumulog sa Panginoon. Ang nagdumulog ako sa kanya sa ganitong oras. Ang sabi po ng Panginoon, Anak, maniniwala ako na mahal mo ako. Kung sa ganong oras, makakagising ka para manalangin sa akin. Kasi po yung oras ay nang oras po ng kahimbigan ng tulog hindi po ba? Habang ang karamihan ng tao, naghihilik sa oras na yon, tayo'y nakaluhod at nananalangin, kaya ang ating pong panalangin ay pakikinggang lalo ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid kong minamahal, nawa po, marami na po akong tips na nabigay sa inyo. Nawa po'y makatulong ito upang lumalim ang inyong pananampalataya sa Panginoon at lumalim din ang inyong pakikipag-ugnayan upang higit ka na makilala ng Panginoon na dinudulugan natin sa bawat sandali ng ating buhay. Ano nga po ulit yung oras? Kaya nyo ba yon? Subukan nyo po at mararamdaman nyo po kinabukasan lalong napakasigla at napakalakas ng inyong mga pangangatawan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi.